Binigyang pugay ni Pangasinan Governor Amado Espino Jr. sa ginanap na induction ng Pangasinan OFW Family Federation officers sa mga Pangasinenseng Overseas Filipino Workers o mga bagong bayani. Anya, malaki ang kanilang naging sakripisyo dahil matinding lungkot at pagkasabik ang kailangan nilang tiisin upang maibigay lamang sa mga mahal sa buhay ang maayos na klase ng pamumuhay. Dagdag pa ni Governor Espino, malaking tulong ang mga OFW sa tinatamasa ngayong pag-unlad ng lalawigan. Maituturing kasi ngayong numero unong resource o yaman ang mga tao. Ipakita natin sa ating mga mahal sa buhay na malayo sa atin, na pinapahalagahan natin, nire-respeto at minamahal ang kanilang pagod, kanilang sakripisyo, at ang perang kinikita nila ay nagagamit ng wasto. Iyon ang pinakamalaki, pinakamaganda na premium o reward o pasasalamat na pwede natin ibigay sa kanila. Pinasalamatan din ng gobernador ang mahigit 400 kataong dumalo sa induction. Ipinagmamalaki raw kasi ng mga ito ang kanilang pagiging OFW. Kaya pagyamanin natin ang number one resource na sinasabi ko sa atin, tayo, tao. Tayo, mga anak natin at ang mga magiging anak nila. Malaki naman ang naging pasasalamat ni Robert Larga, Director for Licensing and Regulation Office of the Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Anya, karapat dapat lamang komendahan si Governor Espino dahil sa pagtataguyod nito ng kapakanan at karapatan ng mga migranteng Pangasinense. Pangasinan was able in so short a time to develop programs and services that will address the needs of OFWs in the province. It was able to set up the Provincial Migration Development Council, maybe a pioneering act in the province or in the region, in the Ilocos region, and that will ensure the continuity of programs and services in the province. That is an act that should be emulated by all provinces across the country. Tiniyak naman ng provincial government at POEA na magpapatuloy ang mga programa at kampanya upang marisolba ang mga issue hinggil sa illegal recruitment at human trafficking. Cherise Victorio para sa Capital News TV.